Hello. Kumusta ulit mga kapatid? Good morning, good afternoon, or good evening. Depende kung anong oras ninyo pinapanood itong ating pangalawang video, which I am uploading as a support or supplementary material to the module which I have uploaded earlier regarding our second topic in our subject entitled Types or Kinds of Research. So, katulad nga po ng nabanggit na kanina, no? Today we're going to talk about the different types of research. Pag-uusapan po natin kung ano ang mga uri ng pananaliksik. And for this module, our objectives are as follows. At the end of this module, you are expected to do the following. First is discuss the general types of research. Explain the different kinds of research according to kind of information they provide and differentiate each of the kinds of research from each other. Yan po ang ating mga objectives. So let's talk about the different types of research. The first one is what we call basic research. And as you can see in your modules, basic research is designed to advance knowledge with no application to existing problems. In other words, dito sa basic research, the researcher simply conducts an investigation for the purpose of acquiring information or acquiring knowledge in general. Yung kanyang makukuhang information, yung kanyang makukuhang knowledge sa kanyang research ay gagamitin ng iba namang researchers. Gagamitin ng ibang mga scientists, gagamitin ng ibang mga professionals. Basta wala siyang pinupuntir yung specific problem. All he wants to do is to gather knowledge about things in general. No? Kung sa forestry, para bang gusto niya lang tingnan kung halimbawa, ano kaya ang mangyayari pag nag-crossbreed ako ng dalawang species ng kahoy? So yun, meron silang nakikitang problema. Itong ang virus, itong pandemic, at sila ay magre-research para solve itong problemang ito. That is applied research. Kumuhaling aso. Mayroong specific problem in mind. Halimbawa sa inyo, sa forestry. Sa inyong area, napapansin mo na nagkakamatay ang mga puno. So, magre-research ka ngayon. Gusto mo kasing malaman yung dahilan kung bakit namamatay sa inyo ang mga puno. So, that is applied research. Kasi, meron kang nakikitang problema at ikaw ay magre-research para ma-solve ang problema na yon. Ang tawag dyan ay applied research. Much of medical research on diseases with considerable impact is a good example. Yung example natin nga kanina, yung COVID at saka yung pagre-research ng vaccine. This is very common in the field of medicine, no? Merong lumalaganap na sakit, merong lumalabas na sakit. Yung mga medical experts, magre-research sila ng gamot para sa sakit na yon. Halimbawa, nung kumalat yung tuberculosis, nag-research sila ng vaccine para sa tuberculosis.
nung kumalat yung AIDS, oh, nag-umpisa silang mag-research kung paano magagamot yung AIDS. But applied research is not only done in the field of medicine. Ginagawa ito sa lahat ng mga larangan, no? Applied research is done or conducted in all disciplines, in all fields. Kahit sa education, eh, ginagawa ito sa forestry, sa different kinds of sciences. Basta mayroong specific problem at i-research yung kanyang solution, that is applied research. Then we also have what we call social science and technical research. Itong social sciences, as the term implies, no, this is research in the social sciences. Ano ba yung mga social sciences? Yung mga pag-aaral tungkol sa ating lipunan, tungkol sa ating behavior as a society, as a community, no? Social sciences ang tawag dyan. So meron ding mga ginagawang applied research dyan, as well as in technical research. Yung technical research naman, yung mga larangan na kailangan yung talagang mga scientific knowledge, no? Halimbawa sa computers, sa chemistry, sa engineering, no? Sa physics, technical research yan, kasi yung kanilang discipline, yung kanilang larangan ng pag-aaral ay talagang highly technical. Ang ibig sabihin, they have their own language, they have their own set of knowledge, they have their own discipline. Kaya technical ang tawag doon. So meron ding researches in these areas, no? In the area of social science and technical disciplines. Halimbawa sa economics, oh, meron mga research dyan sa behavior of populations, yan, demographics baga, sa mga political ideologies, yan, social sciences, yan lahat. So mayroong mga ginagawang research dyan. Then we also have developmental research, no? Developmental research draws on existing knowledge gained from research and or practical experience that is directed to producing new materials, product or devices, installing new processes, systems and services. Sa maikling usapan, developmental research capitalizes on previous research. Meron ng halimbawa, no, bagong technology, halimbawa ay computers or cell phones. Marami ng researches na nagawa in this field. Marami nang nag-research tungkol sa computers, marami nang nag-research tungkol sa cell phones. Yung mga researches na yon na dati nang nagawa, gagamitin mo ngayon to develop a new product. Kaya nga siya tinawag na developmental research. Gagawa ng mga bagong materials, gagawa ng mga bagong produkto based on researches that have already been conducted before. Gusto mong makaimbento ng bagong mga, say, appliances, gagamitin mo yung mga researches na nagawa na para ikaw naman ang makaimbento ng bagong gamit. That is what we call developmental research. Halimbawa, itong example natin dito, mga organic fertilizers. Marami na pong nag-research tungkol sa mga fertilizers dati. Ikaw, gusto mong makagawa ng bagong fertilizer, gagamitin mo yung kanilang research to develop a new product para makadevelop ka ng bagong fertilizer. Now, that is what we call developmental research. So, pag sinabi namang pilot testing, bukali na ikaw ay mga piloto at aeroplano, nag-atestingo na mo kung mapapayupar ni mo, no? Pilot testing is applying or using
or implementing a machine, a process, or a piece of technology because you want to know whether it can be mass-produced and used by the people. Para bang naka-imbento ka ng isang halimbawa makina at gusto mong tingnan kung siya ay posibleng i-mass produce, gagawa ba ng marami para siya ay ma-manufacture ng maramihan, ipagbibili sa mga tao para magamit ng mga tao. Yun ang tinatawag na pilot testing. Te-testingin mo yung ginawa mong makina kasi gusto mong makita kung pwedeng gumawa ng maraming ganon, kung pwede siyang ibenta sa mga tao para magamit ng mga tao. And then we have what we call technology promotion, commercialization. This involves application of technologies on a commercial scale. To make this simple class, no? Technology promotion is already the application of the research findings in business. Kumbaga, mayroong nagpang-research ng kung ano-ano, nakagawa na ng mga products, i-commercialize nila. Ang ibig sabihin ay i-manufacture na nila yung product. Gagawa ng marami, ibebenta sa mga tao, no? Para naman mabawi yung kanilang investment doon sa kanilang research, no? Technology promotion and commercialization. Katulad ng ating mga gadgets, hindi biro-birong pera ang ginugol ng mga kumpanya sa research in order to acquire the technology that they used in manufacturing these different kinds of gadgets. Kaya ngayon, gumawa na sila ng mga gadgets, mga cellphones, mga computers, binenta sa mga tao para mabawi nila yung kanilang investments, para sila ay mag-earn ng profits. Yan, technology promotion and commercialization. Dali lang, kain muna ako ng strip sales. Okay. So let us proceed. Let us talk about the various types of research according to the kinds of information that they provide. Yung katatapos lang nating i-discuss, yung mga basic research, applied research, yung mga science or social science research, technical research, technology promotion and commercialization, pilot testing, ang lahat ng yun ay mga general kinds of research. Ito namang susunod nating iti-take up, ito ay various kinds of research according to the kinds of information that they give. Ang ibig sabihin, kung ang pagbabasihan ay yung mga information na binibigay nila sa atin, ito ang mga iba't ibang uri ng research. First, we have historical research. Then we have descriptive research. We have correlational research. Causal research. Then we have experimental research. Case study research. And then we have ethnographic research. Okay, let's talk about this one by one. First, historical research. Historical research generates descriptions and sometimes attempted explanations of conditions, situations, and events that have occurred in the past.
So itong historical research, as the term implies, focuses on events of the past. Ang kanyang pinag-aaralan, ang kanyang sinasaliksik ay mga pangyayari sa nakaraan. Kaya nga tinawag na historical research. Halimbawa, gusto mong i-research kung bakit or kung paano naging isang munisipyo ang Calatrava. Ayan, historical research yan. Kasi nung una, tayo ay isa lamang barangay ng San Agustin. Paano tayong naging munisipyo? Kung i-research mo yan, you will be doing a historical research because the focus of your study are events in the past. Here's another example. A study that documents the evolution of teacher training programs since the turn of the century with the aim of explaining the historical origins of the content and processes of current programs. Kung pag-aaralan mo daw yung history ng mga teacher training programs sa Pilipinas, that will be a historical research, no? Magtataka kayo, sir, ba't napunta tayo sa mga teacher training programs? Ay kami ay forestry. In our subject, we will encounter a lot of examples from the field of education. Ito kasing ginagamit kong mga references ay puro pang-edok ito. But don't worry, kahit ang ginagamit kong references ay pang-edok, the same principles, the same research principles will be used in forestry. Ang research naman po ay pare-pareho lang yan. The same principles, the same processes, the same terminologies. Nagkakaiba-iba na lang sa examples, nagkakaiba-iba na lang sa application. Sa education, siyempre, ang application ng research ay sa mga estudyante, sa mga teachers, sa mga eskwelahan, sa mga libro, everything about schools. Kayo naman, ang inyong magiging application ay siyempre tungkol sa forestry. Kasi nga, kayo ay taga-forestry. Ang ibig sabihin ay, kung ano yung inyong specialization, kung ano yung inyong pinag-aaralan, yun ang inyong pag-a-applyan ng mga research principles na ating pag-aaralan. Kaya, kahit ang ating mga examples ay sa education, ay ganun din ang inyong i-apply pagdating sa forestry. At kapag tayo naka-encounter ng example sa education, magbibigay din tayo ng katumbas na example sa forestry para maunawaan ninyo yung mga prinsipyo, mga principles, baga, mga rules, mga procedures. Yan. So going back to our lesson, no? Basta historical research is about the past. Historical research is about the past. Historical nga eh. History. Diba pag sinabing history, tungkol sa nakaraan. Okay. Then we have what we call descriptive research. Descriptive research. It provides information about conditions, situations, and events that occur in the present. Yon. Kung yung historical research ay tungkol sa nakaraan, itong descriptive research naman ay tungkol sa kasalukuyan. From the word describe, no? Descriptive research, from the word describe.
When we describe something, we make or create a mental picture or mental image of something. Ating inilalarawan ang isang bagay, ang isang tao, lugar or kalagayan. Ganyan ang descriptive research, no? It provides information about the conditions at present. Halimbawa, gusto mong i-describe, gusto mong gumawa ng descriptive research about our campus. Ano bang kalagayan ng ating campus ngayon? Halimbawa, in terms of student population, di magsasurvey ka ngayon, pilang bilog ka estudyante sa EDUC, pilang bilog ka estudyante sa forestry, pila sa environmental science. Para mas detalyado, titingnan mo pa kung ilan ang estudyante sa first year per college ha, or per course. Pila ka estudyante sa second year, pila ka estudyante sa third year, at saka sa fourth year. Ilan ang faculty? Ilan ang mayroong masters? Ilan ang may doctorate? Magkano ang sweldo ng bawat isa? Yun. Yung mga estudyante, saan nanggagaling na mga municipalities? So magsusurvey ka to get all those data. Pagkatapos mong makuha lahat ng data, malalaman mo ngayon yung kalagayan ng RSU Calatrava campus at present. There, you just have done a descriptive research. Kasi makikita doon yung current situation ng ating campus. Halimbawa, you would like to conduct a descriptive research of the current status of the forests in Calatrava. Gusto mong tingnan kung ano ang klase ng sitwasyon ng mga kagubatan sa Calatrava. So, anong gagawin mo? First, titingnan mo yung mga area. Kung marami pang kahoy sa dating mga gubat, ano yung mga natitirang mga kahoy, anong mga species. You will identify them. So, mapagto ka sa kaguyangan. Pupunta ka sa kagubatan at titingnan mo kung ano pa ang mga natitirang kahoy doon. Mayatanay mo kung karamo pang mga hinagasi, kung karamo pang mga nara, kung karamo pang mga bagulumboy. Ayan. At ang kanilang current status. Matatanda na ba yung mga kahoy na titira? Mga bata pa ba? Yan. At saka yung kanilang number. Halimbawa sa Balogo, pilang bilog panaknara kag natutura, paunot ragko, pilang tuig sindat mga edad. So you see, pilang bilog pang hinagasi kag natutura, paunot sindat ragko, saan sila makikita. Pag nakompleto na mo tong emo research, yung babasa noon, mauunawaan niya, maiintindihan niya at makikita niya ang kalagayan ng mga gubat sa Calatrava. Yan ang tinatawag nating descriptive research. Dinidescribe. O ito sa EDUC na sa EDUC na naman. Survey of the physical condition of school buildings in order to establish a descriptive profile of the facilities that exist in a typical school. Gusto mong isurvey lahat ng mga campuses ng RSU. Ano ang andali lang, padaanin muna natin yung mga tricycle. Maingay eh.
Dito ako nagre-record class sa bahay kasi kanina sa school gagawa sana ako ng lecture video. Kaya lang biglang mayroong nagdolmar doon sa malapit sa ating classroom. Abang gulo. Yan akong taposan at kagulo-gulo. Ay nahihirapan pa abi ako magbisaya. So umuwi na lang ako at dito na lang ako sa bahay gagawa. Ang problema dito, marami ding ingay. Nga tricycle, kung minsan pa nabatok pa si Bordigol ay ilam. So anyway, basta yun ang ating example, no? Gusto mong i-survey yung lahat ng RSU campuses. Gusto mong tingnan ang kalagay ng mga classrooms. So ay mo ka ito ilista. Anong mga campuses ang kompleto ng classrooms? Ano ang kalagay ng mga classrooms? Kompleto ba ba ng mga bintana? Yung library ng bawat campus, ano ang kalagayan? Kompleto ba ng mga libro? Kompleto ba ng mga references? Ang kalagayan ng bawat laboratory? Kompleto ba ng mga science apparatus? Ganun ang descriptive research. Tinitingnan natin kung ano ang sitwasyon, kung ano ang kalagayan ng isang lugar, ng isang school, kung sa EDUC ikaw, ng isang kagubatan, kung sa forestry, kung sa fisheries reka, yung kalagayan ng dagat. So, ganun ang descriptive research, no? So, pag nabasa yon ng kahit sinong babasa ng research, maintindihan niya yung kalagayan nung dinidescribe mo sa research. Okay, let us continue. Meron din tayong tinatawag na correlational research, no? Correlational research. This involves the search for relationships between variables through the use of various measures of statistical association. Ang tinutukoy ditong relationships ay hindi yung inyong mga jowa, ha. Ang tinutukoy ditong relationships ay kung ano ang epekto ng isang kung ano ang kaugnayan ng isang variable with another variable. Siguro liwanagin muna natin itong variable na sinasabi. Itong term na variable sa research, this refers to a quality, no? This refers to a quality. Quality. Katangian baga. Katangian ng isang bagay. At dahil siya ay variable, pwede siyang magpabago-bago. Halimbawa, sa mga tao, ano ba ang pwedeng maging variables? Ano ba yung mga katangian ng isang tao na maaaring magbago? Halimbawa, gender. Gender is a variable. Kasi pwede siyang magbago-bago. Pwede nga ang isang tao ay male, pwede rin ang isang tao ay female. So nagbabago siya. Pwede rin height. Merong mga taong matangkad, merong mga taong katamtaman ang height, meron ding mga taong nangangailangan ng maraming height, no? So yung gender ay variable, yung height ay variable din. Yung intelligence is a variable, no? Kasi yung intelligence, hindi yan pare-pareho sa tao. Merong mataas yung intelligence, merong katamtaman lang, merong nangangailangan ng maraming intelligence, meron ding walang intelligence. So, nagbabago-bago siya. Yan ang variable.
isa siyang quality, isa siyang characteristic, isa siyang attribute. Yan, pare-pareho po ng meaning yan, no? Characteristic, quality, attribute, ganyan po kasi ang variable at siya ay nagbabago-bago. Sa forestry, alimbawa sa mga kahoy, ang pwedeng magbago ay yung mga characteristics ng kahoy. Alimbawa, the size of their trunk, yung laki ng puno, nagbabago-bago yan kasi hindi yan pare-pareho sa bawat kahoy. Yung kanilang height, yung taas ng isang kahoy, ay hindi yan pare-pareho. Nagbabago-bago din yan. So, yung size ng trunk ng kahoy ay variable. Yung kanyang height ay variable din. Yung dami ng dahon, yung kanyang foliage, variable din yan. Yung kanyang lifespan, kung gaano ba siya kahaba nabubuhay, variable din yan. Kasi ang mga kahoy ay iba-iba ang haba ng kanilang buhay. Mayroong mga kahoy na nabubuhay lang ng ilang taon, meron ding mga kahoy na nabubuhay ng daang taon. Yan. Yung kanilang hardness, variable din yun. Kung gaano katigas yung isang kahoy, variable din yun. Kasi nag-iiba-iba sila sa bawat kahoy. Mayroong mga kahoy na malambot, pwede na mo nga ng baleon using your hands. Meron ding mga kahoy na katamtaman lang, buko sida kaduta-duta, pero hindi rin mo sida mabasta-basta. Meron mga kahoy na talagang matitigas. Pag imo linansangan ay nabawog katong lansang sa ida katugas. So yung hardness, no, yung tigas ng kahoy is a variable. Kasi nga ay siya ay katangian, siya ay quality, siya ay karakteristik ng kahoy na nag-iiba-iba. So variable siya. Okay, so going back to correlational research. Dito sa correlational research, you will need at least two variables. Mangangailangan ka ng at least dalawang katangian, dalawang characteristics, at titingnan mo kung mayroon silang relationship, no? Meron silang kaugnayan sa isa't isa. Parang ganito class, no? Let me start with education. Kasi familiar ako sa mga examples sa education, eh. Ito kasi ang aking nakasanayan, eh. Mamaya magbigay tayo ng example sa forestry naman para hindi naman kayo magalit sa akin. Puro edok ang example. Halimbawa, class, ha? Ang isa nating variable ay height. Para madali tayo, no? Height. Variable yung height. Bakit? Kasi siya ay katangian ng tao at siya ay nagbabago-bago. Yung ibang tao, sabi ko nga kanina, ay matangkad. Yung iba namang tao ay katamtaman lang. Yung iba naman ay mababa lang, no? So yon. So yung height ay variable, siya ay nag-iba-iba. Meron kayang correlation yung height ng tao sa halimbawa ay sa academic performance. Para madali tayo, meron kayang connection yon. Habang tumatangkad ang isang tao ay nagiging matalino. Pag pandak ay hindi matalino. Hindi naman siguro, no? Parang hindi magandang example yung aking naisip, pa. Iba na lang. Halimbawa, yung sa
sa mathematics at sa music, halimbawa. So yung academic performance sa mathematics, yung kanyang grade ba, yung galing niya sa mathematics, ay may correlation kaya sa galing niya sa music? Ang ibig sabihin, class ay, kapag ang isang tao ba ay magaling sa mathematics, magaling din ba siya sa music? Kapag ang isang tao ay hindi magaling sa mathematics, maaasahan ba natin na hindi rin siya magaling sa music? Paano nagkaroon ng kaugnayan yon, sir? Kasi sa music ay gumagamit din ng numbers eh. That is why we count our beats. Binibilang yung beat, mayroon tayong time signature, dapat ay tama sa sukat ang iyong pagtugtog at pagkanta. So mayroon siyang connect, kumbaga, sa numbers. So yun ang ating dalawang variables. Yung galing sa mathematics at galing sa music. Titingnan natin yung kanilang correlation. Ano ang ating gagawin ngayon? Eh, kukuha ka ng mga respondents. Halimbawa, 50 estudyante. Kunin mo yung kanilang mga grade sa mathematics. Kunin mo rin yung kanilang mga grade sa music at i-compare mo. Pag ang isang estudyante ba ay mataas ang grade sa mathematics, mataas din ba ang kanyang grade sa music? Yeah, makikita yan doon sa research. And that is what we call correlational research. Because we are correlating two variables. Ano ang application nito sa forestry? Sabi ko nga kanina, we are going to use the same principles. So, pagdating sa forestry, ganun din. Mag-iisip ka ng dalawang variables. O balik tayo sa usapang kahoy. Forestry, eh, di puros. This puros kahoy ka ato, istorya nga sing. Ato mga example ay sa kahoy, tanan. Okay. Halimbawa, anong variables ang pwede nating tingnan sa kahoy? Halimbawa, yung dami ng dahon at saka yung hardness ng kahoy, para lang tayo may example, no? So dalawa ang ating variables. Ang una nating variable ay yung dami ng dahon, number of leaves or number of foliage. Bakit variable yon? Eh, sabi nga natin, siya ay nagbabago-bago. Siya ay tinawag na variable kasi nga, siya ay katangian ng kahoy at siya ay nagbabago-bago. Ang ibig sabihin, hindi pare-pareho sa lahat ng kahoy. Yung ibang kahoy ay marami ang dahon, yung iba ay katamtaman lang. Yung iba namang kahoy ay iilan lang ang dahon. So, ang isa pa na, yun ang isa nating variable, no? Yung dami ng dahon, number of leaves. Ang isa pa nating variable ay yung kanyang hardness. Kung gaano katigas ang kahoy. So, i-correlate natin siya. Meron bang kaugnayan yung dami ng dahon sa tigas ng kahoy? Kapag ang kahoy ba ay maraming dahon, maaasahan ba natin na siya ay matigas ding klase ng kahoy? At kapag kokonti lang ang kanyang dahon, automatic ba na malambot lang siyang uri ng kahoy? Ano ang ating gagawin? Ay di maboy kita't mga kahoy, muyatan kong karamo kagrahon, agmuyatan ra kong sida ay katugas. Mapili kita talimbawa 50 kahoy. Abayon kag dira katug bilangon katong rahon kamura ay ha magikaut magbinilang et rahon tigusosa. Pa ikaw ka to udo-udo, di ba? Ay kung mangga na kororako. Matatawa.
matatapos kat bilang ay buko ay uso kag research. Ayaw nun sir, eh, karkulo niya, amo yata niyang baga. Nakakarkulo rin na eh. At saka example lang naman ito. So, yun, ililista mo yung maraming dahon, matigas na kahoy, malambot na kahoy, konting dahon, or maraming dahon, malambot na kahoy. So, makikita doon kung meron silang kaugnayan. Ayun po ang tinatawag natin correlational research. Tinitingnan natin yung correlation, kaugnayan baga, correlation between variables. At syempre tayo ay gagamit dito ng statistics, no? Siguro naman tapos na kayo ng statistics kay Mr. Manipol. So nauunawaan ninyo itong statistics. Kung wala pa kayong subject na statistics, ay dadan siguro kayo niyan kasi required yan. Okay. Oh, ito naman, example lang naman sa EDUC. Teacher satisfaction with their job and various factors describing the provision and quality of teacher housing, salaries, leave entitlements, and the availability of classroom supplies. Ang ibig lang sabihin dito, class, ay kung ang mga teachers ba ay kumpleto ng housing, ayos ang salaries, may mga leave entitlements, kung kumpleto ng gamit sa classroom, sila ba ay matutuwa sa kanilang trabaho? Eh, siyempre, natural, no? Kailangan pa bang i-research yun? Forget about this example. Ang tandaan ninyong example ay yung ginawa natin na example, yung sa forestry. So, basta dito sa correlational research, the first thing you do is to look for, to think of variables that you can correlate. Ay, mag-isip ka ng at least dalawang variables na pwede mong tingnan kung mayroon silang kaugnayan. Kung mayroon silang connection baga. So, yun. Correlational research. Okay, let us continue. So, we also have what we call causal research. From the word cause. Dahilan baga, rason, cause, causal research. Well, causal research aims to suggest causal linkages between variables by observing existing phenomena and then searching back through available data in order to try to identify plausible causal relationships. Sa simpleng usapan, mga kapatid, causal research looks for the root cause of a phenomena or phenomenon, no? Na ibig sabihin ay hinahanap natin ang dahilan ng isang pangyayari or kalagayan, no? Root cause. Halimbawa sa EDUC ulit, let me start with EDUC again ha. Ikaw teacher, nakita mo sa iyong mga pupils na maraming hindi marunong bumasa. Nagtuturo ka naman ng maayos. So, magre-research ka ngayon. Titingnan mo kung ano ang mga causes. Titingnan mo kung ano ang mga dahilan. Bakit yung mga pupils mo ay hindi marunong bumasa? Meron namang mga libro. Nagtuturo ka naman ng maayos. Yan. So, you will interview them. Gagawa ka ng questionnaire. Tanungin mo yung mga parents. Ang ibig sabihin ay, you will try to get down to the bottom of the problem in order to understand its cause. Ano ba talaga ang dahilan bakit itong mga pupils ko ay hindi marunong bumasa? Applying that in your discipline, no? Ang discipline kasi ninyo ay forestry. Kasi you are taking up Bachelor of Science in Forestry. Forestry or the science of forestry is your discipline. Yan ang inyong larangan. So, applying this principle in forestry,
kung gagawa ka ng causal research, halimbawa, nagpatanim ng mga kahoy, or sa inyong area nakikita mo yung mga kahoy, puros igoy, yag pangragko, garat mga abono, yung bubunyagan ra. So, magtataka ka ngayon, asin kalawing pangtanom dili mga paper tree ay puros igoy. Sagoy nag puros igoy ay kompleto rat abono. Gagawa ka ngayon ng causal research. Ang purpose mo ay para malaman kung ano ang dahilan ng kanilang pagka-igoy. Your purpose is to know the reasons or causes of their stunted growth. That is causal research. Kasi ang pinupuntirya mo ay yung cause, yung rason, yung dahilan ng isang pangyayari. Ano yung pangyayari sa ating example? Nagka-igoy tong mga kahoy. Wayag pangragko. Ang tawag po dyan ay causal research. Ang pinupuntirya ay dahilan o rason ng isang pangyayari or kalagayan. Then we have what we call experimental research. This is used in settings where variables defining one or more causes can be manipulated in a systematic fashion in order to discern effects on other variables. Simplihan natin ang ating usapan na experimental research. Sa experimental research, meron ka uli mga variables. And at least one of these variables will be manipulated to determine its effect on other variables. Meron kang ima-manipulate na variable para makita mo ang epekto sa ibang variables. Halimbawa, ano-ano ba yung mga factors na nakakaapekto sa pagtubo at paglaki ng isang tanim, ng isang kahoy, kasi forestry kayo, direkta natin sa kahoy. Halimbawa, isa sa mga nakakatulong ay fertilizer. Diba? Fertilizer. Gusto mong malaman ngayon ang epekto ng, halimbawa, ipa o pabaga. Diba pag napagiling ay ingat ka taong mga upa? Buko tong upa naging kukuan ing babawag sa baktin, kundi tong upa na karagko. Karamo ka na sa gilingan eh. Tong hagto sa yudo nagliliwas. Iya ka tong babae at mga tao. Gusto mong gamitin siya as fertilizer. At dahil hindi ka pa sigurado kung effective siya as fertilizer, mag-e-experiment ka ngayon. Hahaluan mo siya ng yung commercial fertilizer, halimbawa'y urea. Amuyatan nimo kung gusto nimong muyatan kung ano kag pinakamagandang kombinasyon it upa ag urea. Halimbawa, gusto nimong eksperimentuhan kung pareho usang kilo nak upa ag usang kilong urea. Ihalo ag agamitong fertilizer sa halimbawa ay ipil-ipil, no?
Ayam nindo tong kahoy nag-ipil-ipil no, San Pedro. Dapat alam niya yan. Swipe pa para strike ka mo. So, usang mixture ka to no, usang kombinasyon. 50-50. Kalahati ay upa, kalahati ay urea. So, 50% ng urea, 50% ito pa. E haloon ka to na mo. Adi, gagasing it 100% ng fertilizer. Kasi katunga ay upa, katunga ay urea, imong halo. So, 50-50. Gusto na mong eksperimentuhan kag mixture eh. So, naghalo ka pat ibang asing. 20% na upa ag 80% na urea. That's another mixture. Diruhay nga asing kaya mo mixture. 50% na upa, 50% na urea. Yun ang nauna. Ang pangalawang mong mixture ay 20%. Napasunuran nyo yun ito, no? 50-50 anay, bago 60-40, bago 70-30, bago 80-20, bago 90-10. So, umpisa tayo dun sa 50-50. Kalahating upa, kalahating urea, no? 50% na katong imo ahumanong mixture baga nag fertilizer. 50% ay upa, 50% ay urea. Imo si dang butang sa habig. Naghalo ray ka, diba? This time it's 40% na upa, 60% na urea. Imo si dang butang sa habig. Naghalo ray ka ulit. 30% na upa, 70% na urea. Halo nimo butang rice sa habig. Di masonor. 20% na upa, 80% na urea. Halo nimo ag imbutang sa habig. Mahalo ka patan ah, pero yung tamarni ka. Tinamarni ka at kahahalo. So, tamay abi ka to ah. So, meron kang ilang mixtures ba? 50-50, 60-40, 70-30, 80 at saka 20, no? So, experimental research eh. Alin doon ang iyong minanipulate? Kasi sa experimental research, meron kang variable na imamanipulate. Ang minanipulate mo doon ay katong ramo it upa. Itong amount or volume it upa. Imaunay mo at ing manipulate. Imaunay mo si dat ing baydu-bayduhan. Para makita nimo kung hari ing kombinasyon. Para makita nimo kung hari ing mixture. Kag pinaka-effective na fertilizer para sa ipil-ipil. Yun po ang tinatawag nating experimental research. Meron kang variables at isa sa mga variables na yon ay iyong imamanipulate. So yun ang isa mong variable, yung fertilizer. At imamanipulate mo siya para tingnan mo kung ano ang epekto niya sa growth ng ipil-ipil, which is your other variable. Yung growth of ipil-ipil, yung kanyang paglaki, yun ang isa mong variable. Gusto mong tingnan kung ano ang epekto ng fertilizer. Yung fertilizer ay variable kasi nag-iba-iba siya. Imo pa siya ding manipulate. So variable siya. Gusto mong tingnan kung ano ang magiging epekto niya doon sa growth o paglaki ng iyong mga ipil-ipil. So, dalawang variables. Yung fertilizer, yung dami ng fertilizer, at saka yung
growth ng ipil-ipil. So, ay bakit tinawag siyang experimental? Eh kasi nga, minanipulate mo yung mga variables mo, iniba-iba mo yung mixtures para makita mo ang magiging epekto niya sa growth ng ipil-ipil. Yun, nag-eksperimento ka, yan. Experimental research. Okay, so pag sinabi namang case study, isa lang ang pinag-aaralan dito. Isa lang. Isang eskwelahan, isang classroom, isang estudyante, isang principal, isang teacher. Usually pag case study class, isa lang eh. So if we are going to apply this principle in, say, forestry, pipili ka ng isang pag-aaralan. Kailangan ba isang kahoy lang palagi? Hindi, hindi naman. Gusto mo isang gubat. Basta isa lang siya. Kasi hindi mo sir, usang gubat. Yun ang focus ng iyong study. The whole forest. Yan. Usually, isa lang ang tinitingnan dyan, case study. At saka ito ay karaniwang ginagamit sa education. Kaya wag natin masyadong tutukan yan. This definition applies only in the field of education. So, proceed tayo sa ethnographic research. Itong ethnographic research, tungkol naman ito sa mga events. Events that occur within the life of a group. Usually, ito class ay ginagamit ito sa social science research, no? Pwede rin ito sa forestry kasi may mga communities, may mga tao na naninirahan sa mga gubat. So, you can make use of this. Ang ginagawa kasi dito class sa ethnographic research, yung researcher ay mamumuhay kasama ng mga taong kanyang i-observe. Halimbawa, mayroong isang community of indigenous people living in a certain forest. Halimbawa, yung mga ate. Gusto mong pag-aralan, gusto mong i-document, gusto mong i-observe ang paraan ng pamumuhay ng isang pamayanan ng mga ate na naninirahan sa kagubatang ito. You will live with them. Maninirahan ka talaga doon sa kanilang tribo. Mapagtukang gador ag maistar, matinir, kaibhanan, ninra. Ganyan po ang ginagawa ng isang ethnographic researcher. Kakainin mo ang kinakain nila, isusuot mo yung sinusuot nila. You will live as one of them. Makikisalamuha ka sa kanila. Mamumuhay ka doon na parang isa ka sa kanila. And while living there, you will document their way of life. You will take down notes, you will take pictures, you will interview people, you will record those interviews, susulat mo lahat yon, idodocument nga. For the purpose of describing their way of life afterwards. Ano ba ang kaugnayan ng kanilang pamumuhay sa gubat? So makikita mo doon yung kahalagahan ng gubat sa mga tao. O edi may connect pa rin, may kaugnayan pa rin sa forestry. So makikita mo siguro doon na lahat halos ng kanilang pangangailangan ay nanggagaling sa gubat. Yung kanilang mga pagkain, yung kanilang mga ginagamit sa kanilang bahay, siguro galing lahat sa gubat, no? Sila ay naghahunting ng mga hayop at yun ang kanilang nagiging pagkain. Mga bungang kahoy, yun ang kanilang nagiging pagkain. Yung mga materials na ginagamit nila sa kanilang bahay, siguro galing lahat yun sa gubat.
So, makikita mo yan lahat while living with them. Habang ikaw ay namumuhay na kasama nila, ay makikita mo yon. So, idodocument mo yon lahat. Ililista mo, ire-record mo, isusulat mo. Ganon po ang ginagawa ng isang ethnographic research. Hindi ito madalas ginagamit sa mga technical sciences, no? Halimbawa, hindi ito madalas ginagamit sa mga chemistry, sa physics. Pero sa field of forestry, yun nga, maaaring magamit niyo ito kung ang pag-aaralan ninyo, ang inyong i-observe ay buhay ng mga tao at ang kanilang kaugnayan sa mga kahoy or mga kagubatan. Paano bang mga tao ay naaapektuhan ng mga nangyayari sa gubat? Sa panahon ngayon, magandang kwento, magandang study, no? Yung pagkasira ng kagubatan, ano ang nagiging epekto sa mga tao in terms of, halimbawa, yung kanilang safety, yung kanilang hanap buhay, yung kanilang pinagkukuna ng pagkain. So, lahat ng yan ay maaari mong isama sa iyong research. So, pag sinulat mo na yung iyong research at binasa, makikita nung babasa kung paanong nabubuhay yung mga tao at ano ang kanilang kaugnayan sa mga kahoy or kagubatan. Yan po ang ginagawa ng isang ethnographic researcher. Okay? School principal, tungkol naman ito sa EDUC. Let us skip this. Oh, doon pala nagtatapos ng ating topic. So, yun lang po, no? Yun lang po ang dapat nating tandaan regarding research, no? In terms of general types of research, meron tayong yung mga basic research, applied research, yung technology promotion and commercialization, meron tayong pilot testing, meron tayong social science and technical research. Bahala na kayong gumawa ng inyong sariling notes. Meron naman kayong kopya nitong ating module, no? Meron naman kayong mga modules. In terms of research, based on the information they provide, meron din kayong notes, no? Nandito yung listahan sa ating module. Bahala na kayo mag-review, bahala na kayo mag-study, basta't nandyan lang yan, no? So, hanggang dito na lang muna ang ating discussion, mga kapatid, no? Hanggang sa susunod nating module. Okay? Goodbye for now. Ingat lahat palagi at let us all stay safe, no? God bless everyone.